Good day sa atin lahat mga paps. Pasensya na. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Siguro ang tagal na eh. Ilang buwan na siguro na hindi ako nakapag-vlog. Although may mga ginawa ako noon, pero naging busy kasi tayo mga paps. Ang nangyari, nag-apply ako papuntang Saudi kasi gusto kong maranasan yung mga kung paano, kung ano yung mga pwedeng gawin doon ng mga sasakyan at kung paano yung mga, kumbaga maka-experience tayo ng mga medyo anong sasakyan, kasi alam naman natin na sa ibang bansa, sa Saudi, iba't ibang sasakyan, yung mga high class na sasakyan na mga ginagawa doon. Luckily naman, napili tayo o pumasa naman tayo para makapagtrabaho tayo doon. Ito nga pala yung gusto kong i-vlog sa inyo ngayon. Gusto kong i-video na nung isang araw, kasi sabi nga nung isang araw meron kaming ginawa nung kasama ko. Dalawa kasi kaming aalis papuntan Saudi, magkasabay kami. Ngayon hinihintay na lang namin yung ticket namin, kasi ngayon Linggo, bukas ibubok na yung ticket namin. Siguro mga by Wednesday o Thursday makakaalis na kami. Inshallah, sana, di ba? Kahapon o nung isang araw pala, yung may-ari mismo ng agency na si Sir Muhammad ay meron siyang sasakyan na Porsche na may problema daw. Ang problema noon eh hindi siya nag-i-start, hindi umaandar. Kaya sabi sa amin na bago man lang kayo umalis, baka pwedeng i-diagnose nyo, i-troubleshoot nyo kung bakit ayaw umandar. Ang sabi namin, okay lang naman, walang problema. Ang nasa Cavite pa siya, yung bahay niya ay nasa Cavite, yung Porsche na sasakyan niya na sports car ay nasa Cavite. Ngayon, nung isang araw nga, pinuntahan namin. Sa video na ito mga paps, hindi ko, pasensya na, at hindi ko maipapakita sa inyo yung actual na pag-troubleshoot namin ng sasakyan niya. Papakita ko lang sa inyo kung saan nakalagay yung makina ng Porsche na sports car. Kasi kalimitan, di ba, under the hood, nandun yung makina. Pero ito, wala doon. Makikita nyo sa video na to, ipapakita ko kung nasaan nakalagay yung makina ng Porsche na sports car. Ngayon, sasabihin ko na rin sa inyo kung ano naging problema niya, bakit umandar. Kasi nga, hindi ko na i-video kung paano namin o yung actual troubleshoot namin ni Ber, si Berhel, yung kasama ko na aalis, kasi nga, wala akong yung ganun sasakyan, masyadong masikip yung mga pwesto at walang maghahawak ng camera, kasi hindi naman pwedeng ipahawak ko doon kay Sir Muhammad na sabihin ko, hawakan mo nga to sir, tapos habang nagtatroubleshoot kami, i-video mo kami, hindi naman pwede yon. Kaya, na-videohan ko lang yung actual na dumating kami doon, pinakita ko lang yung sasakyan, pinakita ko kung nasan yung makina, sinabi ko lang doon na ito yung sasakyan na Porsche ni Sir Muhammad, ganun lang, tapos hindi ko na na-video yung actual na, yun nga, yung pagda-diagnose kasi nga wala maghahawak ng camera. So, yun lang mga paps, na inaano ko lang na yung mga ganun sasakyan, yun yung mga mai-encounter namin pagdating namin ng Saudi. Kaya binidyo ko na rin at gusto ko rin ipakita sa inyo yung ganung sasakyan at kung saan nakalagay yung makina niya. Yun lang. Ito, panoorin niyo yung video mga paps. Marami Good day mga paps. Si Boss Muhammad. Hello. I will vlog sir to my channel. Papunta kami sa Cavite mga paps. Ayusin namin yung sasakyan ni Sir Muhammad na Porsche. Kasama ko si Berhel. Kasama ko yan sa Saudi, palis na rin kami. Tsaka si Sir and si Sir. Ang pangalan mo sir? Engineer Ray. Sir Engineer Ray. Ayan. Papunta kami ngayon sa Imus, Cavite. Mamaya update po kayo pag nandun kami. Papakita ko sa inyo kung anong trouble nung makikita natin doon sa sasakyan ni Sir. Okay mga paps, dito na kami sa Skyway. Mga paps, nandito na tayo sa Cavite.
Yan. Sa bahay ni Sir Muhammad. Ayun, yung gagawin natin na force, nakatakip pa. Asa nakita mo yun. Baba, pagbukas, wala lang. Wala lang. Ito, ito. Yan. Pagod lang ulit. Yung force siya na. Ayaw daw umandar. Kaya titingnan natin kung ano makikita natin yung problema nito. Yes. Imbos Cavite. Mga paps, natanggal na natin yung takip niya. Ah, ito. Tingnan mo, tingnan nyo mga paps. Bibihira to dito na makakagawa tayo ng ganito. Dahil tingnan nyo, kalimitan ang makina nandito sa may hood. Pero tingnan natin dito. Ayan ang makina niya sa likod. Sa loob. Ah, di ba? Ito. Ito yung compartment niya. Yung makina niya nandito. Ayan. Dito sa loob. Ayun. Oh, di ba? Wala doon sa harap, wala sa likod. Nandito sa loob. Ayan. Kaya pag may ma-encounter kayong ganito, dito nyo tignan. Di ba? Ayan. Oh, sige. Mamaya i-update ko kayo ulit, mga paps. Force. Anong model to, kuya? Year model? 2001? Ah. Tignan nyo yung caliper niya. Thank you, sir. This is the prop. Ito si Sir Muhammad. Siya yung ano. Ito yung ano. Only here. Wala iba. Yung prutas. Anong prutas to? Pig. Ha? Pig. Pig? Oh, yung prutas na pig. Hindi ko lang kung ano to. Pero masarap to. Tingnan mo, pinaano. Dito yung binuksa, no? Dito yung rakiram, yung exhaust valve. Dito. What the, ano, Ray? What the parts of the... O yan. Check natin kung ano naging problema nito. Tingnan nyo yung ano. Yung prutas na to, parang ano, lasa siyang chico. Yan. Marami ba ano? Marami ano? Marami dito ng tawag din. Masarap ba, pre? Ang lasa. Sir. Yes, sir. This one, there is no problem, but they go on a workshop. He pushed me to buy bago. Hindi bago, second hand. Second hand. This one, sabi niya may, ano? Oh, yeah, yeah. Next. Timing. Orning. Mga paps, matapos na namin ni paring Jeff. Kaso lang ang problema, wala siya sa timing. Kasi chinek namin lahat, okay naman yung gasolina niya, okay din yung kuryente niya, yung mga injector, okay din lahat, pati ano. Nangyari, pinakialaman pala to na wala sa timing. Yun lang, kailangan lang to i-timing. Yun mga paps, hanggang dito na lang muna ulit, sa susunod ulit. Pag nasa Saudi na kami, magbablog ulit ako. Okay.